Nagising siya sa tunog ng alarm clock, antok na pinatay niya yun. Nang maalalang napagdesisyonan kagabi, ay kaagad siyang bumangon at naligo. Nang matapos ay lumabas kaagad siya ng banyo at naghanap ng masusuot. He wanted to look good for his wife. Habang naghahanap ng may isusuot, ay nakita niya mga damit na binili ng asawa para sa kanya, na maski isang beses ay hindi niya pa naisusuot dahil sa pesteng pride niya. Namili siya mula doon, kinuha niya mula sa hangar ang dark blue na polo na may maiksing manggas na may mga print na maliliit na parang silot na ibon. Parang sinukat sa kanya ang damit, nagmamadaling nagbihis at nag-ayos na sarili. Nang makontento na sa itsura ay lumabas na siya ng bahay at sumakay sa sasakyan. Nag-drive papunta sa opisina. Habang nagbabiyahe, hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Kinakabahan na excited siya. Nang makarating sa opisina ay dumaan muna siya sa sekretarya ni Clarita. "Is Clarita in?" tanong niya. "Wala pa po, sir," magalang na sagot nito. "Anong oras daw darating?" "Hindi po sinabi kung anong oras eksakto siya pupunta. Pero ang sabi po niya baka sa hapon na dahil mag-fulfill daw po sila ni Sir Mark," paliwanag nito. "Kasama niya si Mark?" kunot noong tanong niya. "Opo, sir, nagma-marketing and sales research po kasi sila kaya lately ay sila po ni Sir Mark ang magkasama." "Anong klaseng research bang ginagawa nila para abutin sila ng maghapon?" Hindi niya napigilang itanong, tila nabiglang kausap sa naging reaction niya kaya hindi ito kagad nakasagot. "Kapag dumating, sabihin mo sa kanya na kailangan ko siyang makausap o kaya naman eh sabihan mo na lang ako." Bilin na lang niya. "Opo, sir." Iniwan na niya ito at dumiretso na sa opisina niya. Inabala niya sarili sa pagtatrabaho para hindi niya mamalayan ang oras. Iyon ang nangyari. Subsob siya sa trabaho na mag-ring ang cellphone niya. Wala sa loob na sinagot iyon na hindi malang tinitingnan kung sinong tumatawag. "Hello?" sagot niya sa caller. "Matthew, si Madeline to. Pwede ba tayo makita?" Para siyang binuhusan ng yelo nang marinig ang boses ng dating kasintahan. Hinding-hindi niya makakalimutan ang boses na yon. "Anong kailangan mo?" tanong niya nang makabawi sa pagkabigla. "Alam kong galit ka sa akin. Hayaan mo ko makapagpaliwanag. Please, magkita tayo. I am near your office now. Pwede kitang puntahan dyan or kung masyado kang busy, pwede na lang kitang puntahan sa bahay mo mamaya kapag wala ka ng trabaho." "Wala na tayong dapat pag-usapan pa," malamig na sagot niya. "Matthew, please, hindi ako titigil hanggat hindi kita nakakausap. I came back from Australia and took a break from school para makausap ka. I'll come to your office, I'll go to your house, I'll do everything para makita ka." Nagpakawala siya ng isang buntong hininga bago nagsalita. "Nasaan ka?" Mas mabuti pa nga sigurong harapin niya ito. Nakakurious siya sa sasabihin nito at gusto niya ring marinig ang paliwanag nito. Sinabi nitong kinaroroonan. "Okay, hintayin mo ako dyan." Pinutol na niya ang tawag at lumabas ng opisina. "Hold all my calls and cancel all my appointment this afternoon," bilin niya sa sekretarya bago tuluyang umalis. Kinuha niyang sasakyan sa parking lot at nag-drive papunta sa kinaroroonan ng ex-fiancé. Malapit lang iyon sa opisina nila kaya ilang sandali lang ay naroon na siya. Isa yung restaurant. Pagbaba pa lang niya ng sasakyan ay nakita na niya kagad ang dating kasintahan. Nakaupo ito sa loob at halatang may hinihintay. Pinakiramdaman niya ang sarili. Subalit wala siyang makapang kahit na ano sa damdamin niya. Kahit katiting na galit ay wala siyang nararamdaman. Noon ay iniimagine niya ang muli nilang pagkikita. Ang akala niya ay makakaramdam siya ng pagkasabik kapag nagkita sila ulit. Pero hindi niya yun makapa sa damdamin niya. Naglakad na siya papunta sa kainan. Kinawayan siya ng babae na makita siya. Nilapitan niya to. "Kamusta ka?" tanong ito nang makaupo na siya. "Wala akong oras, Madeline. Sabihin mo na kung anong sasabihin mo," malamig na sabi niya. "Umorder na muna tayo," binaliwala nitong malamig na pakikitungo niya. Wala na siyang magawa nang kawayan nito ang waiter na malapit sa kanila. "Anong gusto mo?" tanong nito sa kanya subalit hindi siya sumagot. Tinignan niya lang ito. "Ako na lang ang mag-order para sa ating dalawa," sabi nito nang hindi siya nagsalita. Sinabi nitong order sa waiter.
Nang makuha na ng waiter ang mga in-order nito ay iniwan na ulit silang dalawa. Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. May importante pa akong gagawin. Diretso ang tingin niya dito. May kasalanan ako sa'yo. Alam ko. Mali ang ginawa kung basta na lang kitang iniwan. And I have no excuse for what I did. I needed money para matupad kong pangarap ko and I took the easy way out. Nasaktan kita. Nandito ako para humingi ng tawad at humingi ng isa pang pagkakataon. Diretsyang sabi nito. Hindi niya napigilan ang sarkastikong tawa. Lumabas sa bibig niya. It's too late for that. May asawa na ako. Alam kong hindi mo mahal ang asawa mo. Alam kong ako ang mahal mo. Bumalik ako dahil na-realize ko na mahal kita at hindi kita kaya mawala sa buhay ko. Inabot nito ang kamay niyang nakapatong sa ibabaw ng lamesa. Sana naisip mo yan bago mo ko ipinagpalit sa pera. Mariing sabi niya. Kung kanina'y wala siyang nararamdaman, ngayon ay nagsisimulang tumubo ang inis niya para sa babae. Ang lakas ng loob nitong sabihing mahal siya matapos ng ginawa nito. Hindi sinasadyang napatitig siya sa pinto ng restaurant kung saan siya nakaharap. Kitang-kita ng mga mata niya nang pumasok si Clarita kasama si Mark. Parang gusto niyang tumayo sa kinauupuan. Baka kung anong isipin ni Clarita kapag nakita nitong kasama niya si Madeline. Nagsasalita pa ang kaharap niya subalit hindi niya na yun naiintindihan. Nakafocus ang tingin niya sa mga dumating. Pumestong mga ito hindi kalayuan sa kanila. Nakita pa niyang pinaghila ni Mark ng upuan ng kanyang asawa. Gusto niyang tumayo at hilahin si Clarita paalis doon at iuwi sa bahay niya. Lalo siyang natigilan nang mapadakong mata ni Clarita sa kanya. Nagtama ang mga mata nila. Tila nagulat din ito na naruroon siya. Pagkatapos ay lumipat naman ang paningin nito kay Madeline. Eksakto namang lumingon din si Madeline. Napansin siguro ng kaharap na wala na ditong atensyon niya. Kaya alam niyang nakita nitong mukha ng babaeng kaharap at base sa naging ekspresyon ni Clarita. Ay sigurado siyang nakilalin tong kasama niya. Is that your wife? Tanong ni Madeline. Hindi siya kumibo. Is she having a date with another man? Nag-aakusa ang boses nito. Parang nagpanting ang tenga niya sa sinabi nito. She's not having a date with another man. Huwag mo siyang pagsasalitaan ng ganyan dahil hindi mo siya kilala. Hindi mo siya katulad. Mariing pagtatanggol niya. Hindi niya sinasadyang insultuhin ang kaharap. Anong ibig mo sabihin? Tila natitigil ang tanong nito. Please, Madeline, alam kong kahit na tayo pa ay nag-entertain ka pa rin ng ibang manliligaw. Hindi nakakabo ang babae sa sinabi niya. Marahil hindi nito inaasahan yon. Tapos nandito ka ngayon at sasabihin mo mahal mo ko? Hindi mo ko mahal. Dahil kung totoong minahal mo ko, kahit gaano pa kalaki ang ibigay sa iyong pera, tatanggihan mo yun. You don't love me. You didn't really love me. You only love the security that I can provide you. Kaya naman ang may dumating na mas magandang oportunidad para sa'yo, ipinagpalit mo ko kagad. Nasaktan ako sa ginawa mo. Aaminin ko sa'yo. Many times I imagine how would I feel kapag nakaharap ka ulit. Ang akala ko magagawa kong kalimutan ang lahat at patawarin ka, basta bumalik ka lang. But I was wrong. Because here you are, sa harap ko, asking to get back together but I don't feel anything. I don't even hate you. Naiinis lang ako sa katotohanan na iniisip mo na kaya pa rin kitang tanggapin sa kabila ng lahat. Nangangahulugan lang yun na maliit ang tingin mo sa akin. Hindi ako tanga, Madeline. Kaya kung pwede lang, huwag mo na ulit akong tatawagan. Hindi na kita mahal. Matagal na tayong tapos. And you're not supposed to be doing this. Sigurado ako, wala ito sa usapan niya ng ninong nang tanggapin mong pera niya. Kaya sana, ito nang huling beses na magkikita tayo. Go back to Australia. Continue your study and good luck with your life. We're done. Mahabang sabi niya sa babae, hindi niya napigilan ang pagbuhos ng emosyon. Tumayo na siya mula sa kinauupuan. Pagtingin niya sa kinapapwestuhan ng asawa'y wala na ito doon. Maging si Mark ay wala na rin. Dali-dali siyang lumabas at iniwan ang dating kasintahan at tinungo ang sasakyan. Nagmaneho siya pabalik sa opisina. Pagdating niya sa parking lot at pagbaba ng sasakyan ay nakita niya si Mark. Pababa rin ang sasakyan nito subalit wala si Clarita. Nilapitan niya ang lalaki. Nasaan ang asawa ko? Tanong niya dito na may halong pag-aangkin.
Tila nagtatakang nilingon siya nito. She went home, malumanin na sagot nito. Pagkarinig sa sinabi nito'y muli niya itong tinalikuran upang bumalik sa sasakyan. Subalit muli siyang tinawag nito. What? Tanong niya. Alam kong wala ako sa posisyon na sabihin to. Pero naaawa na ako sa kaibigan ko. Mahal na mahal ka ni Clarita and she doesn't deserve to get hurt like this. Kung hindi mo kayang suklian ang pagmamahal niya, huwag mo nila siya saktan. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makalimutan ka. Seryosong mukhang sabi nito. I'm sorry, pero I can't do that. I was stupid na sinadya kong saktan siya noon. But not this time. Kung iniisip mong magkakaroon ka ng pagkakataon sa asawa ko, I'm sorry pero hindi ko hahayaang mangyari yun. She's my wife and I intended it to stay that way. Kaya kung iniisip mo na may pagkakataon ka na ngayon naghiwalay kami, you're wrong. I'm telling you now, you don't stand a chance. Napakunot ang noon niya nang makitang natatawa ang kaharap. You thought na may gusto ako kay Clarita? Kaya ba parang laging inis ka sa akin? Lalo lang lumalim ang kunot ng noon niya. I don't like her that way. Well, not anymore. She's just my friend. And I am genuinely concerned about her. Wait, are you saying that you love her too? I don't think I should tell you that before I could even tell my wife. Sa halip ay sagot niya. You're right. I'm sorry for interrupting you. Go, get her. Good luck. Hindi na niya ito sinagot at tuluyan nang sumakay ng sasakyan papunta sa asawa. Habang nagmamaneho, he felt a little stupid. Pinagsasalosa niya si Mark, yun naman pala ay talagang kaibigan lang ang turing ito kay Clarita. Siguro'y sadyang ganun lang ito, a good friend. Hindi mapigil ni Clarita ang sakit na naramdaman niya kanina nang makitang asawa na kasama ang dating kasintahan nito. Masakit isipin na tuluyan ang mawawalang asawa sa kanya, lalo pat bumalik na ang babaeng minamahal nito. Hindi niya kinayang nakikita kanina, kaya naman nagaya na siyang umalis doon. Wala na siyang ganang magtrabaho kaya naman umuwi na lamang siya. Mabuti na lang at may dala siyang sariling sasakyan kaya nakauwi siya kaagad at hindi na siya kinailangan pang ihatid ni Mark. Sa sasakyan pa lang ay wala nang tigil ang pagluha niya. Mabuti na lang walang nangyaring masama sa kanya at nakauwi siya ng maayos. Marahil ay talagang mahal na mahal pa rin ito ang dating kasintahan kaya naman kahit hindi pa annulled ang kasal nila ay mukhang nakikipag-ayos na ulit ito sa babae. Sinabi siguro ito sa babae na magiging malaya na ito ulit. Kaya naman dali-daling bumalik ang babae dito sa Pilipinas. Hindi niya maiwasang makaramdam ng selos at inggit. Napakaswerte ni Madeline dahil kahit na sinaktan ito si Matthew, ay mukhang handa pa rin itong tanggapin ng lalaki. Lalong umagos ang luha niya sa mga mata niya. Paano niya magagawang kalimutan ng lalaki kung buong buhay niya? Ang alam lang niyang gawin ay mahalin ito. Hindi niya alam kung paano mabuhay ng isang araw na hindi niya ito minamahal. Parang ikakamatay na niyang katotohan ng iba ang laman ng puso ni Matthew. Nakarinig siya ng katok sa pinto ng silid niya. Agad na pinahid niya ang luha sa mga mata. Sino yan? Tanong niya. Subalit walang sumagot. Nanay Fe, gusto ko humunang magpahinga. Dugtong pa niya sa pag-aakalang si Nanay Fe ang kumakatok. Napalingon siya nang marinig ang pagbukas ng pinto. Nagulat pa siya dahil si Matthew ang niluwa noon. Mula sa pagkakahiga ay bumangon siya. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya. Isinara na muna ni Matthew ang pinto bago siya nilapitan. Nandito ako para kausapin ka. Wala na tayong dapat pag-usapan, sagot niya rito. Napakunot ang noon niya nang marinig ang mahinang tawa na nagmula sa kaharap. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong niya. Nakakatawa kasi yan din ang sinabi ko kay Madeline kanina. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong niya. Alam kong iniisip mo na kaya kami nagkita ay dahil nakikipag-ayos ako sa kanya. Nagkakamali ka? Kaya lang ako nakipagkita sa kanya ay dahil na-curious lang ako sa gusto niyang sabihin at para tuloy na rin tapusin na ugnayan ko sa kanya. Hindi siya kumibo. Gusto na namang umasa ng puso niya dahil sa mga sinasabi ngayon ng lalaki. Hindi mo naman kailangan magpaliwanag sa akin. Tapos na rin tayo. You don't owe me any explanation. Kailangan ko ipaliwanag sa'yo dahil ayokong isipin mo na may ibang babae pa sa buhay ko.
I owe you an explanation dahil asawa kita at ayaw kong masaktan ka. Tapos na kami ni Madeline. I don't want any other woman except you. Anong ibig mo sabihin? Humihikbing tanong niya. Mahal kita, Clarita. Nang mawala ang ninong, kasabay ding nawala ang galit na nararamdaman ko. Akala ko noong una, naaawa lang ako sa'yo. But after we made love, noon ko nakumpirma na higit pa doon ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam ang eksakto kung kailan nagsimula, pero mahalaga pa ba yun? Ang importante ay mahal na kita. Baka nagkakamali ka lang. Naaawa ka lang sa'kin kayo na pagkakamali mong si Panchang nararamdaman sa pagmamahal. She wants to slap herself. Nasa harap niya na ang lalaking minamahal. Nagluluhog ng pag-ibig sa kanya pero ayaw niyang paniwalaan. Mas masakit umasa na mahal niya na ako tapos marirealize niya na hindi pala totoong nararamdaman niya. Bulong ng isip niya. I want to plant little kisses on your neck and shoulder. I want to hold you in my arms. I want to have my future with you. I want to make love to you every night. Gusto kong gumising sa umaga na ikaw ang katabi ko. Gusto kong umuwi sa bahay na ikaw ang madadatnan ko. I want to laugh with you. Cry with you. I want to grow old with you. If you don't think that's love, then you can call it whatever you want. But please, come back to me. I can't go on another day na hindi kita kasama. Parang malulunod ang puso niya sa mga sinabi ng asawa. Ang tagal niyang pinangarap ang mga sandaling iyon. She waited for so long. At ngayon na narinig niya yun sa kabiyak, walang paglagyan ng kaligayahan ng puso niya. Masaganang umagos ang luha sa mga mata niya dahil sa nag-uumapaw na saya. Masuyong pinahid ng lalaki ang luhang umaagos sa pisngi niya. I promise not to hurt you ever again. I love you. So can you please come home with me? Malungkot ng bahay natin kasi iniwan mo ko. Kahit umiiyak ay natawa siya sa huling sinabi ng lalaki. Thank you for telling me all of this. Hindi mo alam kung gaano mo ko pinasaya. No, thank you for making me love you. Love may not be the reason why I married you, but that is the reason why I want to spend my life with you. I love you too. Inangat ng asawang baba niya at binigyan siya ng masuyong halik sa mga labi. I need to call Attorney Morales para ipaalam sa kanya na hindi na natin itutuloy ang annulment. Naalalang sabi niya na maghiwalay ang labi nila. You don't have to. I already talked to him the day na nag-usap kayo. I told him na wag mo nang i-process ang annulment papers. Pag-aamin ito. What? Kung wala ka naman palang balak na makipaghiwalay sa akin, bakit pinayagan mo pa akong umalis sa bahay mo? Bahay natin, pagtatama nito sa kanya. Dahil akala ko kailangan mo ng oras para magdalamhati sa pagkawala ni Ninong. At akala ko ay kailangan ko maghintay ng tamang tiyempo para sabihin sa'yo na mahal kita. Na hindi mo pinagkamalang naawa lang ako sa'yo. But I was wrong. I'm sorry for being stupid. Okay lang, tama ka naman. Dahil kung noon mo ito sinabi, talaga hindi ako maniniwala sa'yo. I love you. Uwi na tayo sa bahay. Yaya nito. Nakangiti siyang tumango dito. This is the happiest day of her life. She got what she always wanted. To be loved by the only man she ever loved. Alam niyang payapa ng kanyang ama ngayon. Wala siyang ibang hinangad kung hindi ang maging masaya siya. Tumingala siya sa iniisip na binabantayan sila ng kanyang ama. Hindi niya mapigilan ang maluwag ng ngiti sa mga labi. Wala na siyang mahihiling pa. Dito na po nagtatapos ang maikli nating kwento. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod pa nating mga istorya.